Hey guys, you here, Jubel Koy Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, update ko lang kayo sa ano, sa status ng mga koi fry na gino-grow out. Pinapalaki natin diyan sa mud pan. So, without further ado guys, titingnan na natin, pakainin natin sila guys. Lika! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na ma-update kayo sa ating bagong video. So, ayan guys, madaming tilapia! Yay! Buti na lang guys na mayroong ano, mga tilapia na malabas kasi kunti lang ang koi fry na natira kasi may nakapasok na malalaking snakeheads at nagbibreed sila. So, at saka hindi ko din alam nga may ano, may tilapia na nagbibreed din. Salamat sa Panginoon, baka maano din meron tayong makakain na lang. Meron tayong pang-ulam. Yan ha, bigyan natin oh. Kung wala ko, kahit kunti ang marbis natin na koi, tingnan nyo guys oh. Yan ang mga koi. At saka mga tilapia na sa mga parang 1.5 inches na yata ang mga tilapia. Yung mga koi nasa 4. Is based on my estimate lang yan guys. Nasa malayo ako, nasa daig. Nasa ibabaw ako ng manpan, mga distance yata mga ano 4 meters. So galing dito sa ano, tinatayuan ko parang 4, 5 to 6 inches na yata mga sizes ng koi. Meron din ako nakita mga maliliit, parang 3 inches yan guys. Kunti lang natira kasi merong mga malalaking ano. Baka yung paglagay ko ng chlorine, yung pag, kung matandaan nyo dito, ilagay ko ang link below yung pan preparation. Na prepared ko itong mud pan na ito, na eradicate ko yung mga ano, mga predators sa pag ano, paglagay ng chlorine. Tingnan nyo na lang yung pan preparation video ko para meron din kayong idea kung paano i-prepare yung grow out pan nyo. Pero siguro naka-survive yung mga malalaking snake heads. O maybe mayroong butas dyan. Pero hinanap ko naman ang mga butas dyan sa gilid. Kasi tubig yan sa likuran. Baka may creek dyan na maliit sa likuran. Baka mayroong butas, iwan ko lang. Kasi may nakapasok din na tilapia. Luckily, nagbreed ang tilapia na nakapasok. So mayroon na tayong nakasabay na mag-grow out ng ano, koi fish natin. So hintayin ko na lang ano, lalaki itong mga tilapia after 3 months para may ma-harvest din tayo. Hindi tayo malugi. Napansin ko lang parang naubos yung mga showa fry. Wala akong nakitang showa, yung mga kuha ko lang ang nakita ko. Yung mga showa at tsutsuri, sayang yun guys. Baka naubos yung kinain ng haluan o snakehead. Magbinta na lang tayo ng tilapia guys. Bilhan ko ito ng ano, tilapia feeds kasi mahal itong koi king.
bigyan natin ito parang madaling ano. Tutubo ito, mga tilapia. I-ano lang natin, i-combine lang natin dito sa Koi King para gaganda naman ang ano, ang katawan ng ating koi fish. Mag-ayos ang pag-laki. Yan, sayang talaga yung ano, guys. So, better luck next time na lang tayo. Mag-grow out na din tayo ng ano, tilapia siguro doon sa mga breeding tank ko na lang palakihin siguro mga koi dito. Mag-grow out na lang ako ng tilapia. Bibili ako ng B4 kasi mas madaling ibinta itong tilapia. Pwede mo ibinta araw-araw kasi ano ito, para sa consumption ng tao. Baka ano din ng Panginoon na science ba nga mag-grow ka ng tilapia kasi ano, need mo ng ano, prioritize mo yung makain lalo na ngayong panahon na ito. Kailangan may ano tayo, mga self-sufficient, self-reliant, so meron tayong mga at least mga available na food source sa tahanan natin. Like ito, tilapia para sa ulam, saka mga gulay. So ayan guys, ito ang update natin sa koi fish, koi fry na pinapalaki natin dito sa mud pan. At saka itong blessings na bigay ito ng Panginoon kasi wala akong breeder ng tilapia at lumabas lang ito. Yan, gift from God ito talaga guys, diba? So pag harvest natin ito, mayroong tilapia at mayroon ding snake heads. Yan, doon no, portion na doon no, mayroong mga fry ng snake head. Lapitan natin guys ha, para makita nyo. Para makakita kayo ng mga snakehead fry. Yan o, ang dami o. Yan o. Mga snakehead fry yan, tingnan nyo, ang dami. Hindi pa yan, mayroon pang mas malaki niyan. Yan ang mga snakehead fries kayo, guys. Yan o. Snakehead, so haluan, no? Tingnan nyo, ang dami, di ba? Yan. Hopefully, after 3 months, lalaki din ito. Kasabay ng mga ano, tilapia, para sabay din itong ma-harvest. Pwede naman natin ibenta ito ng 100 pesos per kilo kaya sa merkado nasa 150 ang bintahan ito per kilo at saka yung tilapia. Ayan, snakeheads. Fry ng snakeheads o haluan in local language. Yan, dami guys, diba? Yan o, up close. Yan, mga haluan. Doon ang mga koi at saka tilapia.
Okay, yan lang muna guys ang update sa ating pinapalaki, gino-grow out na koi fry, saka yan, bigay ng Panginoon itong mga tilapia at snake heads o haluan. Yan, bigay yan ng Panginoon guys, kasi lahat naman guys, lahat ng mga creatures dito sa mundo binibigay naman na pinoprovide ng Panginoon, ang sa atin lang tayo ay nagmamanage nila, tayo ang nagmanage yung nagdumala. So yan muna guys, update nung kayo from time to time. Kung meron kayong mga tanong, comment down below lang, at kung mga yan. Okay, thanks for watching guys, keep safe and God bless.